Binabasted mo ba ako? Ako talaga yung magbabasted sa'yo. Hindi ko kasi maintindihan yung sinasabi mo. Bakit ganun? Akala ko naiintindihan mo ako, Harold. Akala ko makakapaghintay ka. Akala ko naiintindihan mong hindi pa ako ready. Mahirap kasing maghintay sa tao para maging handa. Tsaka yung pagiging handa kasi hindi pinaghahandaan. Don't get me wrong, Pat. Kaya kong magantay. Kaya lang yung problema kasi hindi yung sa hindi ka pa handa. Kundi wala lang talaga sa plano mo. Iniisip mo ba na dahilan pa rin si Marlon? Babe! Ano? Aalis ka na? Bakit? Hindi mo ba talaga alam, Noy? You were talking to Patty and Natalia kanina. Pinaplano niyo yung buhay niyo as if parang wala ako. Babe, ito na naman ba tayo? Yes! Ito na naman! Napapagod ka na ba? Put yourself in my shoes. Alam mo, Noy, pilit ko kinokontrol ang iniintindi ka eh. Kinokontrol ko yung damdamin ko, pero hindi ako ganung klaseng tao. Yung makimkim. Bakit lagi pagdating sa usapang pamilya, kasama si Robin, si Patty, ang lagi mong inuuna? Paano ako? Di ba girlfriend mo ako? Wala ba talaga akong participation? Babe, meron naman. Eh, kanina parang tuwa-tuwa pa kayo. Iplano yung buhay niyo eh. Alam mo, Noy, hindi ko na kaya. Kaya umalis na lang ako. Kesa na mag-eksena pa dun sa party ni Robin. Babe! More than Marlon, I think it's Robin that's holding you back. He's everything to you. And there's nothing wrong with that. Ayoko lang piliting baguhin mo yung mga plano mo para sa akin. O nang dahil sa akin. Alam ko namang kaya mo at gusto mo akong mahalin. At sa totoo lang, Pat, nararamdaman ko yun. Yung problema lang, hindi sapat yung pagmamahal na yun para maging tayo. I think this is the real reason why destiny brought us together. To be friends. Because we are a perfect couple. But as friends. Be here for you, okay? As a friend.
Ang saya-saya ni Robin, oh. Ang saya nilang lahat. Ayos na sana, eh. May suminit lang na asungot, eh, oh. Sino? Ayan, oh. Tinan mo, si Peter. Oo nga, ano? Ganun naman yata talaga, mahal, eh. Pag masaya lahat ng tao, mayroon isang panira. Daot. Mm-mm. Pero, tinan mo, ah. Mukhang hindi naman na-impluensya si Natalia kasi mukhang okay naman sila ni Patty. Natalia, baka kailangan pag... Shut up, Yaya Lena. Because I don't care kung anong sasabihin mo. Ang sa akin lang naman, maayos na kayo eh. Pag-usapan niyo yung nangyari. I said shut up, Yaya Lena. One more time, I swear I'm gonna make you sisante. It's just you and me now, Robin Kins. At ako. You, me, and your tito daddy. Eh, mahal, ngayon na okay na lahat sa kanila, no? Hmm. Siguro naman pwede nang dalawin ni Patty yung apo natin kahit anong oras niya gusto. Ay, panigurado yan. Araw-arawin niya yan. Mahal, araw-araw din siyang malilate ng pag-uwi. Mapapagod. Bakit hindi na lang natin palipatin si Patty sa Maynila? Actually, magandang idea yan, ah. Palipatin natin sa Maynila, tapos sasama na rin tayo. Para mas madalas ating mabibisita yung apo natin si Robin. Uy, gusto ko yan, ma. Gusto ko yan. Para mabawasan na rin yung pagkamiss natin dito kay Baby Angel. Mm-hmm. Eh, teka. Paano yung pabuyan? Hmm, huwag kang mag-alala. Pwede ko naman pabantayin sa mga tao natin, lalo na kay Toto. Tsaka, bibisita naman ako dito. Sige. Kasapin natin si Patty mamaya pag-uwi. Sige, sige. Ma'am, bawal kayong pumasok. Bili ni Boss. Ah, hindi. Makikipag-usap lang ako kay Natalia. Ayaw ko nga niya kausapin eh. Makikipag-usap lang naman eh. Ay! Bawal, kalit mo eh! Ma'am! Sige, subukan mo! Babarilin mo ako? Sige! Uy, Marlon! Ano ba? Ano sige? Papayag ka naman! Dadagdagan mo pa talaga yung gulo, ano? Eh, hindi naman tama yung ginagawa nila eh. Hindi nga tama yung ginagawa nila, pero hindi rin naman tama yung ginagawa mo. Kung nakinig ka kasi sa akin, di sana hindi umabot sa ganito. Kulit mo kasi eh! Sa lahat ng pwede mong makatrabaho, si Nicole pa talaga. Alam mo, feeling ko sinadya niya. Feeling ko siya yung nag-recommend sa'yo, hindi yung UDM. Sir Mike told me that Nicole's family are friends with the owners of South Curves Food Corporation. So, posible talaga yung sinasabi mo. Mas lalo ko na tuloy gusto mag-resign. Bakit kasi ayaw kong tigilan ni Nicole? Nakakaloka na nakakatakot. Parang na-obsess na siya sa'yo. Ano ba kasi yung ginawa mo sa kanya para ganun siya mag-asta? Siguro, may nangyari sa inyo, no? Wala kaya. Eh, bakit ganun na lang siya makahubot? Eh, wala na din naman kayo, matagal na. Wala na kasi siyang nahanap na kasing gwapo at kasing simpatiko. Yabang! Pero seryoso, siguro wala talaga siyang mahanap na... Guy na katulad ko. Kasi kahit maikli lang yung naging relasyon namin, minahal ko siya ng totoo. I was serious with her. Pero sinayang niya. Tapos ngayon, habol-habol siya. Ikaw ang thought ganyan, love. The one that got away. Pero sorry siya. Akin ka na eh. Akin lang. Thought was the one that will always stay. Forever! Pauso ka talaga.
Pero kinilig ako doon. Talaga? Pero alam mo, love, kahit na naiinis talaga ako sa Nicole na yun, ayaw kitang mag-resign. Kasi magandang company yung kumuha sa'yo. At saka kahit naman ano yung gawin ni Nicole, wala na siyang mapapala sa'yo eh. Usapan ni, di ba, Marlon? Ang ayos-ayos na nausapan namin ni Natalia, maganda ni, okay na kaming dalawa. Kundi dahil din sa lintik na investigasyon na yan, wala naman dapat magiging problema. O tingnan mo nangyari ngayon, wala na, di ba? Nabuking ka na. Pat wala naman sa lugar niyang galit mo. Hindi porket hinahayaan tayo ni Natalia lumapit kay Robin, ano, hahayaan na lang natin na lahat ng pinundar ni Emily at Brad, kakam kami ni Peter? Responsibilidad natin na pangalagaan yun. Alam ko! Marlon, ang pakiusap ko lang naman, di ba? Sandali lang muna. Tigil na muna sa investigasyon. Muna! Hindi naman pwede. Pagod na ako, Marlon. Hindi ko na alam gagawin ko. Hindi ko na alam sasabihin ko. Pagod na ako makipag-usap sa'yo. Pagod na ako sa'yo. Pagod na ako sa lahat. Pagod na ako. Iniintindi ka eh. Kinokontrol ko yung damdamin ko, pero hindi ako ganung klaseng tao. I think this is the real reason why Destiny brought us together. Because we are a perfect couple, but as friends. Ano ka mo? Ganun yung nangyari kagabi, anak? Shush ko naman, pati. Akala namin ang tatay mo, okay na ang lahat. Alam mo ba, napag-isipan pa namin na lumipat na tayo sa Maynila para matatalas yung dalo kay Robin at kasama kami. Talaga po? Ay, eh, pero ituloy ho natin yung plano na yan. Mas maganda po na doon tayo muna sa Maynila. Para mas madali na mapuntahan ko sina Natalia at makausap ko sila hanggang sa maayos ko ho tungkol yung nangyari sa amin. Araw-arawin ko hanggang sa makipag-usap na at harapin ako. Eh, teka, sandali lang ho. Kung doon ho tayo sa Maynila, paano yung negosyo natin? Sino magbabantay sa mga alaga natin? Ay, ihahabili na namin doon kay Toto. Huwag mo nang intindihin yan. At ang tatay mo naman, eh, uuwi pa rin siya para matutukan pa rin. Eh, nga pala, si Marlon, kamusta naman? Eh, buti hindi umabot sa pisikalan yung nangyari. Nako! Yan, yan! Diyan ako nang gigigil talaga kay Marlon kasi naman kinausap ko na eh. Oh. Naku eh, dahil sa kanya kaya may gulo. Teka lang, pati, magkakampi kayo ni Marlon. Hindi pa pwede, hindi kayo magkasundong dalawa. Hindi, Nay! Nangigigil ako sa kanya. Nakiusap ako ng maayos eh. Sinabi ko na itigil na muna niya yung mga investigasyon na yan. Dahil baka wala naman talagang ginagawa si Natalia. Hello, attorney. Po? Natalia po, nag-file na ng motion to deny access. Wala na, hindi ko na talaga malalapitan si Robin. Ano? Ito na nga ba yung sinasabi ko eh? Anak, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Natalia. Anak! Po!
siya kausapin. Sa away lang mauuwi yan eh. Ano ang gagawin ko? Magpalamig ka muna ng ulo. Kumalma ka muna. Huwag ka padadala dyan sa init ng ulo mo. Nak, kailangan mo sumunod sa korte. Mm-mm. Kasi pag binaliwala mo yun, baka makulong ka. Ano ang gagawin ko? Tutunga nga ako. Hindi, anak. Meron kang magagawa. Bumalik ka sa trabaho mo. Mm. Oo, para yung utak mo may ibang pinagtutuunan ng atensyon. Ay, hindi ho. Kakausapin ko ho si Natalia. Makikipag-usap po ako ng maayos. Hindi po ako makikipag-away. Kailangan ko itong ayusin. Pati! So, Robinkins, from now on, si Nurse Margie ang magte-take care sa'yo. But only if wala kami ni Tito Daddy. Kasi yun naman, Yaya Lena, she's old na. So, hindi ka na niya kaya i-carry. Kawawa naman. Madali namang alagaan niyan si Robin. Tsaka kaya ko pa. Kaya nga kitang balibagin eh. I'm sorry, what was that? Kailangan ka, Kobe, na bagbag ang likod ng bata para hindi natutuyuan yung pulmon. Komportable ka na ba, Robin? Opo. Thank you. Excuse me po. Tita Natalia, si nanay po. Your nanay? She said kasi that she's gonna be making asikaso a lot of things. So, busy siya. Sorry, hindi siya makakarating. Kailan po siya pupunta? Yun na nga. Sabi niya nga, busy siya, so matatagalan daw eh. Can I call her, Tita Natalia? Like I said, Robinkins, busy si nanay mo, so maybe it's better kung hindi na lang natin siya i-disturb. Ano bang kailangan? Kasi nandito naman si Tito Mommy eh. Anong gusto, ha? Pero gusto ko pong makita si nanay. Sige, I'll call her later. Harassing me. Natalia, hindi. Gusto lang kitang makausap. Hindi mo ba gets? Ayaw kitang makita, ayaw kitang makausap. Hindi ka ba nakukontakt ng lawyer mo? Unless gusto mo ipapadampot kita sa pulis. Natalia, hindi naman kailangan ng ganun. Gusto lang talaga kitang makausap. No! I said no, kaya pwede ba umalis ka na? Or else sisigaw ako. Ay, hindi na. Sige, naaalis na ako. Pero hindi ako titigil hanggat hindi tayo naging okay. Whatever. At least ako, iiwas na lang ako forever. Oh, Papi. Hi, Ate Vicky. Si Doc Harold po. Busy eh. Maraming pasyente. Ganun po ba? Sige.
Pakibigay na lang po ito sa kanya. Okay. Salamat. Alis na po ako. Sige po. Dumaan si Patty. Sabi ko, ayaw mong paistorbo. Ito, iniwan niya para sa'yo. Bakit mo nga ba iniiwasan? LQ? Si Jennifer Santos at Vicky, malayo po ba? Malapit na daw. Hello, Yaya Elena. Hello, Patty. Pasensya na kanina, ha? Okay lang po. Si Robin po. Ito, nakatulog na, kaiiyak. Nahanap ka nga eh. May parating ba kasi Natalya na? Tatawagan na lang kita mamaya, ah. Pamahuli. Uy, bro! Uy! Bigla ka nagpatawag ng meeting. Ano meron? Ma, bilisan mo, ha. 10 minutes lang kami nagpaan. Ganun? O sige. Ngayon, magka-away ulit kami ni Natalya. So, nag-file siya ng motion to deny access. Tapos kami ni Marlon, nagtalo kami. So, hindi kami nakikibuan. Binasad ako ni Harold, kaya hindi kami nag-uusap. Si nanay at si tatay gustong tumira dito sa Maynila. Kasama ako, kaya kailangan kong kausapin si Sir Paul. Kung meron pa akong trabaho, pwedeng balikan dito. Si Ayala na tumawag sa akin at sinabing iyak nang iyak si Robin at baka lumalayang sakit niya, kakaiyak. Ay, wow. Ang dami nga, no? Oo nga. Mahaba-habang inuman ito. Hindi ako pwede now, ah. Nakakaloka. Siyempre, hindi ngayon. Mamaya na, may trabaho pa tayo eh. Pero meron tayong 10 minutes, kaya magpa-fast talk muna tayo. Okay, so bakit na ulit kayo nag-away ni Natalya? Tsaka binasad ka ni Harold. Bakit ikaw ba'y naliligaw? At tsaka na naman ang pinagtalunan niyo ni Marlon. Kailan ka alilipad dito sa Manila? At tsaka, tatrabaho ka ulit. Ang dami nga mga ganap-ganap. Marami-rami nga. Oo nga, sabay-sabay. Hindi lang, patong-patong. So ano unahin mo? Yung pinaka-importante. Paano mo siya pupuntahan kung may motion to deny access ka? Hindi ko alam, pero kailangan ko siyang makita dahil baka lalo siyang ma-stress at lumala yung sakit niya. Ano natin gawin? Hey, guys! Oh my gosh, it's Robin's superhero friends. You're super invited. Go to our party, okay? Happy birthday, thank you.